Hello guys, welcome back sa aming tahanan at welcome kayo dito. So guys, for today's vlog, asamahan nyo ako na linisin ang aming supa. Yes, supa guys. Sino sa atin ang mahilig maglinis ng supa? I'm sure wala. Kasi mahirap talaga linisin ang supa. So, ako ang ginagawa ko dati, nung hindi ko pa alam tong itinuro sa atin ng isa nating friend sa YouTube. Ang ginagawa ko lang, pinapaarawan lang yung supa. Tapos, once a year lang yun kapag may occasion. Or, hindi naman once, twice, thrice, basta may occasion na merong darating na mga bisita, papaarawan yung supa, papagpagan, di ba, ganun lang. So, ngayon guys, tingnan natin kung effective yung tinuro sa akin ni All-in-One Rajasthani Banda, ang friend nga natin, na isa ring YouTuber na umatend ng LS ko. At doon niya isinir sa akin kung paano maglinis ng supa. At kung ano yung mga gagamitin at bakit yun ang dapat gamitin, share ko din sa inyo. At kung gusto niyo malaman, please keep. Kailangan lang guys ay shampoo, any shampoo, para daw hindi masyadong, hindi kakainin ng sabon or ng shampoo yung tela. Alam nyo na, di ba, pag sabon, matapang yon. So, may chance na masira yung tela. Tapos, and then, basahan syempre, at warm water or yung maligamgam. Yun daw. Sabi ko, bakit maligamgam? Mas madali daw mapatuyo. Kung ang gagamitin na tubig ay maligamgam kesa sa malamig na tubig. So, let's try guys. Simulan na natin kung effective nga ba ito. And I hope na sana nga effective. Yan, nilagyan ko na ng shampoo. Yan, medyo mainit-init pa talaga yung tubig ko. Nagpakulo pa talaga ako ng tubig guys. Shampoo.
si nalindumi ng aking sofa. Hindi masyadong makita, pero dito sa akin, ang dumi niya.
Ayan guys, natapos ko ng limisan ng aking sofa. Shout out kay All-in-One Rajasthani. Thank you sa'yo, friend, sa pag-share mo kung paano linisan ang sofa. At yan. Malabo ang camera ko talaga. Pasensya na kayo. Parang walang pinagbago. Pero dito sa akin, para na naman siyang bago, guys. Yan. Tapuan ko na yan. Na-delay kasi guys yung pagpapatahi ko ng cover ng sofa. Dahil yung dalawang pina-upholstery namin na sofa, yung mga kasamaan pa niyan, hindi nagawa. So, yun. Wala akong choice, kundi linisan na lang para naman presentable sa mga pupunta sa aming bahay, sa aming, alam nyo na, kailangan, di ba, malinis ang upuan, magandang tingnan, para presentable talaga. At, yun lamang guys, thank you sa pagsama nyo sa akin, sa vlog na ito. And I hope na itong tips na to na binigay ni Mr. All-in-One Rajasthani ay nakatulong sa inyo. Bye! Thanks guys!